Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri't pagpasalamat sa Diyos. Itaas natin ang ating mga intensyon at mga panalangin at patuloy na hingin ng tulong at panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagalumong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi kayo maaaring purihin ng inyong pagtitipon ay hindi makabubuti kundi makasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabuklod-buklod kayo upang makilala kung sino ang tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang may hirap? Ano ang gagawin ko? Purihin kayo?
Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot at dinampot ng tinapay. Nagpapasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Kaya nga mga kapatid, kapag magkakatipon-tipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Kayang sabihing ang puon ay dakila ng paghangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudiyo upang ipakiusap kay Jesus
napuntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Sa ikarapat dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinapagtayo pat niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanya mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sabagat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa manahikis sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Tatlong bagay po ang ipinapakita ng Ebanghelyo sa inugali ng Kapitang Romano na binabanggit sa ating Ebanghelyo. Una, ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang alipin. Kung tutuusin, pwede namang pabayaan ng Kapitang Romano ang kanyang alipin, sapagat ang alipin ay itinuturing na bagay lamang. Pwedeng hindi pagukulan ng pansin, pwedeng hindi pahalagahan, pwedeng itapon o pabayaan na lamang. Pero ang nakita ng Kapitang Romano sa kanyang alipin, ito'y nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Kaya binuwag niya yung batas, yung ugali na naghihiwalay sa isang pinuno at sa isang alipin. Kaniyang tiningnan ito bilang tao, bilang dapat mahalin. Yung pagmamalasakit niya ay hindi matatawaran. Pangalawa, ang kanyang kababaang loob. Maliwanag na sinabi ng Kapitang Romano, hindi ako karapat-dapat na humarap sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa iyo, sa aking tahanan. Ito po yung ating dinadasal bago natin tanggapin si Jesus sa banal na Eukaristiya. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam ng Roman, ng kapitan, ang kanyang limitasyon. Alam niya ang kanyang katatayuan, na siya ay isang dayuhan, na siya ay nasa imperyo. Tinatanggap niya ang pag-itan nilang dalawa ni Jesus at ipinakita niya ang kanyang kababaan ng kalooban. Kinilala ang kapangyarihan ng Panginoon na kayang magpagaling. Pangatlo, ang kanyang pananampalataya. Sabi natin kanina, hindi naman siya talaga taga-Israel. Siya isang Romano, isang dayuhan, pero maaaring nakikita at narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus. Kaya para sa kanya, sapat na ang salita ni Jesus para bagalingin ang kanyang alipin na may sakit. Isang pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya si pinagbigyan ni Jesus, gumaling ang kanyang alipin sa salita ni Jesus. Itong tatlong ito ang napakaganda po nating baunin sa araw-araw ng ating buhay.
ang ating pagmamalasakit, ang ating kababaan ng kalooban, at magdadala sa atin sa malalim na pananampalataya. O pwede rin nating baligtarin, ang malalim na pananampalataya ay nagpapakita ng ating kababaan ng loob upang ito'y dalhin sa ating kapwa sa paraan ng pagmamalasakit. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay parating may kasamang gawa. Maliwanag ang sabi ni Santiago Apostol, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay na pananampalataya. Kaya sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya araw-araw sa Diyos, hindi ito dapat makita lang sa pagdarasal, sa pagsimba, kung hindi ito dapat makita sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Dapat ito'y makita sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, sapagkat ang pananampalataya ay parating nakahamon sa atin upang tayo gumawa ng gawain ni Jesus ng kabutihan sa ating kapwa. Nawa ang halimbawang ito ng Kapitang Romano ay isang maging halimbawa din natin at gawain sa araw-araw. May pananampalataya, may pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, may pananampalatayang kasingtatag ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangailangan ng simbahan at ng sandaydigan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa hindi ituring ang sinuman, saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaw mga namumuno sa ating buhay, sibil, nawa ituring ang bawat tao nang may katarungan at pagkapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan naway matutuhan nating maunawaan at tanggapin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya na may pagtitiwala at pagkapakumbaba. Pakita mo sa amin ang iyong gandang loob ngayong nanalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Nalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Masalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ganung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magkabuhay ang di tinubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, itas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo
sinasamo namin. Kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingawin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa ni Melrey na aming obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po, Ana. Bilang nagkakaisa mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating amasalan. Kamiyadiya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pininanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng nakapagligtas naming si Hesu Kristo. Kristo, sanay mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhan na po, Ana. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na paikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.